mo? Ah, hindi. Ano lang, bagong gising eh. Sabi ng ganun. Ayaw. Sabi ko, bakit kaya tahimik lahat ng mga to? Bakit walang umiinik? Siguro, natakot siguro nung gabi. Dahil bagyo. Tapos, tahimik lang silang naglalakad sa trail. Walang ganong nag-uusapan. Hindi kagaya nung first day na halos kwentuhan habang naglalakad. Tapos na may nagtatawanan pa. Wala talaga noong araw na yun. Pababa na kami. Hindi pa rin tapos ang kanilang mga paghihirap habang sila ay pababa na ng halkon. Tumawid sila ng ilog na lumaki dahil sa tubig ulan. Ilan ay hindi nakatawid at naanod pa ang kanilang gamit. Kaya magpalimas ang gabi! Biglang lumakas yung ulan, lumakas din yung agos ng tubig. Hindi niya pa rin kaya. So ginawa niya, bumalik siya doon sa kabilang side nung malakas na agos ng tubig. So naiwan pa rin siya? Nangyari, naiwan silang dalawa nung isang babae. Pero wala na silang gamit, wala na siyang gamit noon. So ginawa nila, nag-decide sila doon sila matulog. Nag-sumuot sila doon sa isang trash bag, no? Doon na lang sila natulog sa loob ng trash bag, dalawa sila. Aray, nabugulong na ako. Nagpalipas ng gabi sa tabi ng ilog ang grupo. Walang maayos na masisilong ang tent dahil naanod ang poles nito sa ilog. Hindi rin makapagluto dahil ang maliit na lutuan ay kasama rin na anod. Wala na kaming fuel para dun sa mga stove namin. So nagluluto kami sa kandila. So yun sa kandila yung pinagsasagaan na lang namin eh. Kasi yung mukhang ilong pwede na. Sige, kainin na natin. Sobrang nang nervyos na kami. Oo. Kasi isa pa yung gabi yun dahil wala ka ng food. Literally, natutulog ka sa tubig. So, yun ang nakakatakot din doon. So, hindi mo alam kung hanggang ilang araw pang ganun yung mangyayari sa iyo. May rescue operations nang isinasagawa para mahanap ang mga estudyante. Nung una, bigo ang rescue helicopter na masagip ang mga student mountaineers. Makapal ang ulap at malakas ang hangin, kaya't hirap na matagpuan ang mga mountaineers na na-stranded sa bundok. Kailan dumating yung totoong rescue? Yung in the afternoon, dumating na rin yung mga dumating na rin yung ibang talagang rescuer. And then, dinaid na kami, sinamahan na kami. Papuntang Tampuan. Noong mga oras na yun, tinatanong ko rin kung nasa na si Jonet. May nagsabi sa akin na yung uncle mo, si Tito Net mo, patay na. Sabi ko, paano nangyari yun? Patay na yung tito mo kasi naiwan na siya doon. Itinalo na lang sa'yo. Naisip ko, although nauunawaan ko na ngayon, noong time na yun, parang napagkaisa na ata ako. Napaka-positive na ako doon ng pababa. Yun pala, itinago nila sa akin na nangyari sa sinapit nung chewing ko. Para ko ng kapatid. Matagumpay silang nasagip sa kanilang ikapitong araw roon. This is my second life.
So, inisip ko ano ba talaga naging leksyon talaga sa akin na naka-apekto sa akin. So, naisip ko, siguro yung sinabi sa akin talaga ni Tito Nep, at yun naman ang ina-apply ko sa aking buhay na yun, na you have to keep moving on. No matter how hard, no matter how comforting to stay in a situation. Inakyat ng mga estudyante ang Mount Halcón na walang kamalay-malay sa hirap na kanilang haharapin. May isang buhay na nabuwis, ngunit naiwasan na madagdagan pa ito dahil sila ay nagtulungan. Tunay ngang naging mapanganib ang kalagayan ni Mike sa kanilang pag-akyat sa Mount Halcón. Pero nalagpasan nila ang lahat ng ito dahil sa tunay na pagkakaibigan na walang iwanan sa oras ng kagipitan. Ces Orenia Dilon, magandang gabi.